Nanalo man sa team's event, bigo naman si Rubilin Amit na masungkit ang kanyang ikatlong korona sa Predator World Women's Handball Championship. Alamin natin ang buong detalya sa report ni Dex Agostini. Matapos ang matagumpay na pagkapanalo sa Predator World Team's Handball Championship, may kirot pa rin nararamdaman si World Billiards Champion Rubilin Amit matapos matalo sa singles event. Sa kanyang naging laban, susungkitin sana ni Amit ang kanyang ikatlong korona para sa World Women's Handball Championship. I really struggled with the singles event. Siguro may mga yung conditions dito medyo hindi lang siguro ako sanay din with the difference ng marami akong kumbaga adjustments na kailangan gawin, and it's a learning experience for me. Even though I've been playing for several years already, talagang marami pa rin kailangan matutunan, marami pa rin kailangan gawin para mas lalo pang lumakas yung laro. Aniya, sa bawat laban niya na ginagawa ay mayroon siyang nararamdaman ng pag-aalinlangan sa sarili. Going into the tournament, parang yun yung worry ko na baka may patalo ko sila. Alam mo yung parang, alam niyo po yung minsan your mind just plays tricks on you na parang kung ano-anong sinasabi. But then, again, I challenge myself na kahit na hindi maganda yung naging performance ko dun sa singles event, challenge ko yung sarili ko na I'll do better this time sa team's event. Pero giit ng two-time Tenbo World Champion, hindi niya ito hinayaang maging hadlang sa kanyang laban sa team's event. Right after natalo ko sa singles, nag-message ako kay Ma'am Karen Trinidad at sports psych ng PSC, and I called her up and kinausap ko siya, and she gave me a very good advice to remind me kung ano yung why I'm playing, na parang to play for the flag, which is very saktong-sakto kasi team event and really for the Philippines. So yun po, doon ako humugot ng lakas tsaka ng kumpiyansa. Inilatag din ni Amit ang mga event na kanyang pinaghahandaan matapos ng kanyang naging laban sa Austria. Panay local po, which is exciting for me kasi it's against the guys. So meron po in Bacolod. And then next one is the Philippine Open in October sa Manila. And then I think meron po yata, if I'm not mistaken, sa December yung kay Senator Manny Pacquiao, yung sa Jensen naman po. So I'm looking forward to that. And there's another tournament in Puerto Rico in November. Dex Agostini, PTV Sports.